Congressman Ronald Singson pinayagang makapagbiyansa ng Hong Kong Court. Pero kongresista, hindi pa rin pwedeng bumalik ng Pilipinas. Operasyon ng may-ari ng bus na nalaglag sa bangin sa Benguet, sinuspindi na. Pangulong Aquino, nakiramay sa mga biktima ng trahedya. Ilang bus na may kalumaan na, pilit pa rin binabiyahe sa mga kabundukan sa norte. Anim na miyembro ng robbery hold-up group, patay sa isang engkwentro sa Laguna. Mahigit 1 bilyong pisong cash disbursements ng Philippine Air Force, kinikwestiyon ng COA. At female anchors ng News 5, pasok sa top 10 hottest news women ng isang website. Magandang gabi, ako si Paolo Mediones. Ako naman po si Cheryl Cosim. Simulan natin ang aksyon sa kasong drug trafficking laban kay Ilocos Sur Representative Ronald Singson. Pumayag na ang korte sa Hong Kong na makapagpiyansa si Singson matapos na mahigit 1 buwang pagkakakulong dahil sa droga. Pero hindi po dyan nagtatapos ang kanyang problema. Kung bakit, sagutin mo, Erwin Tulfo. Mag-alas 9 ng umaga kanina nang dumating ang prison van sa Tuen Wan Court. Sakay nito si Congressman Ronald Singson at iba pang akusado mula sa Lai Chi Kok Reception Center. Nakatakip ng blazer ang kongresista pagbaba sa likurang bahagi ng Magistrate Building. Ilang minuto lang ang nakalipas, dumating ang ama ni Ronald na si Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Kasama ang girlfriend ng kongresista na si Lobby Po at ilang pang mga kaibigan. Seryoso ang itsura nila. You're prepared to bring him home to the Philippines? Of course, kung may awa ng Diyos. Pasado alas 10 ng umaga na mag-umpisa ang proceeding sa sala ni Judge Ernest Lin. Mahigpit na pinagbabawal ang pagdala ng mga camera at voice recorders sa loob ng courtroom. Ito ang eksklusibong video na kuha ng News 5 mula sa isang source, ang aktual na court proceeding kanina. Pang-anim si Singson na inmate na humarap kay Judge Lin. Bantay sarado at nasa loob ng malahaw lang holding area. Nakaputing polo at blue blazer. Agad sumulyap sa kanyang ama at ginitian si Lovie. Mukhang relax ang kongresista. Kagad na binasa ang sakdal sa Ingles. Lumabas na bumaba na sa higit 6 na gramo na lang ng purong ebidensya. Ang dating 26 gramo na cocaine na nakumpiska sa mambabatas noong Hulyo 11 sa Hong Kong International Airport. Pero ayon kay Lin, wala na raw sa jurisdiction ng lower court ang kaso ng kongresista. Ipinaubayan na niya ito sa higher Hong Kong court. Agad humirit ang abogado ni Singson na si Attorney John Reading sa hukom na payagang makapagpiyansa ang kliyente. Inisa-isa ng depensa ang katungkulan, reputasyon ng pamilya at sari-saring negosyo ni Singson na patunay na hindi siya masamang tao. 1 milyong Hong Kong dollars na cash at 500,000 Hong Kong dollars na surety bond naman ang hiningi ni Judge Lin sa kampo ni Singson. Dalawang kaibigan ng pamilya Singson ang sumagot ng piyansa. Pero may kasamang mabibigat na kondisyon ang hukom. Una rito ang pagkukumpiska ng diplomatic passport ni Representative Singson. Hindi rin siya maaring lumabas ng Hong Kong habang tuloy ang kaso. Kailangan din niyang mag-report araw-araw sa pinakamalapit na presinto at dapat ibigay nito ang eksaktong address na kanyang tutuluyan habang hindi pa tapos ang kaso. Matapos pumayag sa piyansa ang huwes, napasigaw sa tuwa si Lovie Po pero nabwisit naman ang hukom. Pero ang kasayahan ng pamilya, panandalian lang pala. Ang problema kasi, naka-hold sa Hong Kong Immigration ang pasaporte ni Singson. Wala itong tatak ng immigration dahil natimbog siya bago pa legal na makatungtong dito sa Hong Kong. He's just a victim. So, malaking pag-asa na makapalitan yung sardin. Mula dito sa Hong Kong, Erwin Tulfo, News 5. Ang kaso po ni Congressman Singson ay isa lang sa mga insidente na nasangkot ang isang kongresista sa krimen. Tingnan po natin. Noong 1996 na sentensyahan ng habang buhay o dalawang habang buhay na pagkakabilanggo si dating Zamboanga Congressman Romeo Halushos. Ang kaso ni Halushos, rape. Pero nitong 2007 nakalaya si Halushos matapos i-pardon ni dating Pangulong Arroyo. Punta man po tayo sa March 2006 nang sentensyahan ng korte si Occidental Mindoro Congressman Jose Villarosa ng parusang bitay. Dahil po yan sa pagkakasangkot niya sa 1997 murders sa mga anak ng dating gobernador ng probinsya na si Ricardo Quintos. March 2008,
binaliktad ng Court of Appeals ang hatol ng korte. At isa pang kongresista na dawit sa krimen ay si dating Nueva Ecija Congressman Nicanor de Guzman Jr. Nakulong siya noong 1990 dahil sa kasong gun smuggling. Noong 2004, binigyan siya ng humanitarian pardon dahil sa kanyang edad. Habang si Congressman Singson na ay nakapagpiyansa sa Hong Kong, ang iba namang ordinaryong Pinoy na dawit din sa droga sa ibang bansa ang nababagalan sa usad ng kani-kanilang mga kaso. Ikwento mo, Marlene Alcaide. Nagulat ang grupong migrante ng payagan ng korte sa Hong Kong na magpiyansa si Ilocosur Representative Ronald Singson sa kaso nitong drug trafficking. Sa mga kaso kasing hinahawakan nila, taon daw ang bibilangin bago umusad ang kaso. Karapatan ang kahit na sino, no? Kaya lang dito mo talaga makikita kung sino talaga yung may kakayanan na magbayad. Base sa pinakahuling datos ng Department of Foreign Affairs, mahigit 200 mga Pinoy na ang nakakulong ngayon sa China. Karamihan dito nahaharap sa bitay, pero may pag-asang maibaba ang sentensya sa habang buhay na pagkakakulong. Nothing. Pero sa labas, sabi ng DFA, ginagawang drug mule o tagadala ng droga ang halos lahat ng nahatulang Pinoy. Ang siste, babayaran ng Pinoy nang hindi bababa sa $1,000 o may 45,000 pesos. May kasama pa itong pamasahe at allowance. Pero depende pa yan sa magiging usapan. Ang importante, dalhin nila ang anumang ipadadala sa kanila. Mayroon nung iba na by computer, no? Nag-chat, text, tawag. Mayroon din may ibang face-to-face. Nagpa-promise po na babayaran no sila pagkatapos po ng trabaho. O parang ganun. Na may ihatid ka lang na maleta, may ihatid ka lang na, na gamit. Sabi naman ng migrante, kilo-kilong cocaine ang madalas na nare-recover mula sa mga Pinoy drug mule. Nakukuha ang mga droga sa mga ininspeksyon ng bagahe sa airport. Hindi raw alam ng ibang biktima na ginagawa silang kargahan ng droga, habang nagpapasadya naman ang iba. Dapat pauwi na siya, pabakasyon na siya. Kaya lang nasilaw siya doon sa 2,000 o 1,000. Kaya bakit hindi ko pagbigyan 2,000 to, di ba? Kaya dadalhin lang naman daw niya yung bag. Payo naman ng DFA sa mga gustong mag-abroad, mag-ingat at huwag basta-basta magtitiwala dahil baka kalayaan mo ang maalanganin dahil lang sa kakaunting pera. Marlene Alcaide, News 5. Isa na namang hold-up robbery gang ang naitumba ng mga pulis. Patay sa engkwentro ang 6 na miyembro ng Yagas Hold-up Robbery Group sa Binian, Laguna. Pero ang mga kaanak ng mga suspect, itinangging sangkot sila sa ibinibintang krimen. May report si June Loyola. Hindi matanggap ni Jessie Yagas ang sinapit ng kanyang 25 anyos na anak na si Joey.